Mga kwentong pambata. Dalawang pusa at unggoy. Noong unang panahon, sa labas ng isang kagubatan ay mayroong dalawang matalik na magkaibigan. Nangdadaya ka dahil lang natalo ka. Isa ka lang talunan. Tama na! Oras na! Itong parte ng gubat na may 55 puno ay nagdesisyon na ang iyong pag-aaway ay hindi lang nakakadisturbo pero ito ay... Mandaraya ka! Hindi! Ikaw madaya! Pangit na halimbawa para sa ibang mga bata dito sa kapitbahayan, kaya... Wag po! Ayokong gawin ito, ngunit kailangan na ninyong umalis sa kapitbahayan na ito. Hindi maaari. Pasensya na. Hindi lang ito ang unang beses na pinagsabihan namin kayo. Sadyang hindi lang talaga kayo nakakaintindi. Kaya hindi na kayo po pwede pang magpaligoy-ligoy dito. Ayokong gawin ito sa kanila. Sinubukan nating pagsabihan sila, pero... Baka sa paglalakbay nila ay may matutunan silang leksyon tungkol sa pagkakaibigan at pagkakaisa. Hays. At ang mga pusa ay naglakbay na sanayong ng mga tao. Hay mga pusa! Oh, mukhang gutom kayo. Tara, bibigyan ko kayo ng gatas. Hoy! Ang bilis mo namang uminom. May inom mo na ang party ko. Gumagawa ka lang naman ng mahinang palusot para mainom at masolo mo lahat ng gata. Ha? Umalis kayo dito! Mukhang gutom na kayo. Sobra. May alam akong lugar kung saan kayo makakukuha ng pagkain. Sabihin mo sa amin, saan? Dinala ng unggoy ang mga pusa sa isang tahimik na lugar sa labas ng bayan. Nakita ko ang bantay dito na gumawa ng pancake para sa sarili niya kaninang umaga. Sobrang sarap ng mga pancake. Baka may mga natitira pa. Salamat po. Nakita ko palang umalis yung bantay. Pwede na kayong pumasok. Ang bait mo talaga. Hoy, kung alam mo palang may pancake sa loob, bakit di mo nalang kinuha mag-isa? Una, mga daga. Ayoko sa mga daga. At ikalawa? Kailangan nating may umangkin ng sala kung bumalik na ang bantay. Paano kung ubusin nila ang pancakes para sa kanila? Hindi nga makainom ng mangkok ng gatas para sa kanila eh. Hindi iyon marunong magbigayan kahit na ano. Samantala, kumapang na ang mga pusa sa bahay at nakita ang nag-iisang huling pancake. Ipapa mo ang pancake. Ano ang problema mo? Dinala ko lang ito palabas. At masama na dinala mo yan para itakas sa akin. Hindi kaya. Ginawa mo. May problema ba? Kinuha niyang malaking piraso. Hindi, kinuha mo. Ako na ang aayos nito. Mas malaki ito. Papantayin at... Oops! Gusto niyo ba mapantay ko ang pirasong ito o hindi? At habang pinapantay ng unggoy ang dalawang piraso ng pancake, ay kinain niya ito lahat at nagtira ng maliit na piraso sa sahig at tumakbo palayo. Meow! Kayo! Hapunan ko eh! Ang lakas ng loob niyo! Oh, gutom na ako. Pagod na ako. Tulungan ko na kayo. Tumakas ka kanina. Kinain mo yung pancake at hinayaan mo kami ang sisihin ng tagapantay. Isang tunay na pagkakamali. Pero kung kayo ay galit, edi sige.
Gusto ko lang naman kayo idala sa lugar kung saan kayo makakatulog. Pero ayaw nyo na yata ako maging kaibigan, kaya ako yaalis. Matutulugan? Teka lang. Dinala ng unggoy ang mga pusa sa sarang bahay kung saan siya nakatira. Ang dumi naman ng lugar na ito. Akala ko lang ay gusto nyong magwalis. Bakit naman? Oh! Sige! Ha! Ano? Kasi sabi ng kaibigan mo na tamad ka daw at madumi. Sige! Kung ayaw mo maglinis, edi... Tamad at madumi? Ang lakas ng loob niya. Tingnan natin. Anong ipapagawa natin sa isang pusa? Nauwaw na talaga ako. Kuha ka ng sarili mong tubig. Totoo nga ang sabi ng kaibigan mo. Tamad at madamot. Ang lakas naman ng loob niya. Ipapakita ko sa kanya. Ang saya ng laging nasusunod. Bakit pa magtatrabaho kung may makaalipin ka naman? Sa ganitong paraan ay patuloy na nagmamanipula ang unggoy sa dalawang pusa. Palagi nakikipagsapalaran ng dalawang pusa at umihiling ng kasamaan sa isa't isa na hindi namamalayang ginagamit na lang pala sila ng unggoy para maging alipin. Sila ay pagod, hirap, gutom at miserable. Tingnan mo siya! Tamad lang naman siya! At tinawag ka rin niyang tamad! Sa unang pagkakataon ay naranasan ng mga pusa ang pakiramdam ng pagtutulungan. Maraming salamat. Ayos lang. Hindi niya pa nadadala sa akin yung masanas na gusto ko. Tamad! Tamad! Silang dalawa. Sinabi mo ba talaga na tamad ako? Sinabi mo rin bang madumi ako? Hindi ko sinabi yun. Nagsisinungaling ang unggoy. Bakit naman siya magsisinungaling? Paano kung hanapan niyo naman kami ng mansanas ngayon? Unggoy ka! Maghanap ka ng puno at kumuha ka ng sarili mong mansanas. Sa gayon, alam kong sinabi ng kaibigan mo na wala kang kwenta at gunggong kang makahanap ng mansanas. Ano? Huwag kang mag-alala, ako na ang pupunta. Hindi ako gunggong. Buong umagang naghanap ng mansanas yung pusa sa gubat. At sa wakas ay nakahanap na rin ng puno. Gutom na ako. Ayoko ng mansanas. Eh bakit mo sila tinitipon? Para sa unggoy? Bakit ka naman mamimitas ng mansanas para sa unggoy? Hindi ko alam. Parang napapagod ka na yata. Salamat. Dalhin nyo na ang mga mansanas sa unggoy. At nung dinadala na nila yung mga mansanas ay nakarinig sila. Nagiging mabait na sila sa isa't isa. Matatapos na ang iyong tuntunin. Kung malaman nila na ginagamit mo lang sila, ay aalis sila. Nagulat ang mga pusa at napagtantoan nila na niloloko lang pala sila ng unggoy. Ang sama-sama ng unggoy. Pero hindi higit sa atin. Kasalanan natin to. Lahat ng walang kwentang makasariling away natin. Napagtantaan ko na ang sinabi ng usa sa atin tungkol sa pagsasamantala sa ating poot. Pero hindi na ngayon. Hindi na mauulit. Kung ganon, kung persigido kayong magbago, maaari kayong bumalik dito sa kapitbahayan. Salamat po! Sa gayon, ito'y mabuti habang tumatagal. Sa wakas, ay napagtantuan na ng mga pusa na mas masaya kapag natutulungan sa trabaho at maglaro kagaya ng isang pangkat. Nagbago na sila at hindi na sila yung dating hindi kasiya-siya, madamot at nag-aaway ng mga pusa.